Magandang araw sa inyo guys, this is Weng DIY Shop. Ngayon, 2011 na Mitsubishi Montero dito. Bali, magpe-perform tayo ng EGR cleaning. Bali, mismong EGR motor ang lilinisin natin, hindi naman yung buong EGR system gaya ng kasama yung intake manifold, throttle body, yan. Tapos yung dun sa may combustion niya, hindi kasama yun. Bali, ang gagawin lang natin, dito sa 4D56 na 2011, 4D56 turbo CRDI, bali EGR motor valve lang ang lilinisin natin. Para ma-check natin kung puno na ba siyang carbon, kasi last cleaning nito 3 years ago ngayon, nag-request ang may-ari, pinalilinis niya yung EGR. Ayan, bali ito yung sa 4D56 CRDI, ito yung EGR motor niya, ito guys. Ayan. Para matanggal yan, merong apat na bolt yan. Nakikita nyo, merong apat na bolt yan. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, apat. Bali, ang sukat niyang 14. 14mm. Sa socket, para matanggal yan, una natin tatanggalin yan. Ito muna. Itong ano niya, itong socket niya na connected mismo dito sa EGR. Kasi itong EGR nito, ano nito, electronic type na siya. Hindi siya yung diaphragm or vacuum type or manual type. Bali, control dito ng ECM, ng module, computer box, kung kailan siya mag-o-open or mag-close. Yan. Yan. Bali, sa pagtanggal nito, naisay niyo yan, pero ang ano nito, mag-disconnect mo na kayong negative na battery. Negative lang. Pero ako, hindi ko na kailangan yan kasi alam naman natin yung ginagawa. Sa mga beginners, disconnected kayong negative battery. Sa akin, wala na tayong i-disconnect. Kasi habang nag-iintay tayo ng parts, kasi nagpalit tayo ng timing belt dito, ayan. Habang hinintay ko yung parts, ayan, mag-EGR cleaning tayo. EGR motor. Ayan. Una, tanggalin itong EGR socket niya. Ng EGR socket, sabi kaya na sinabi ko, control ito ng computer box. Bali, ito yung EGR, ang trabaho nito, EGR means exhaust gas recirculation. Yung unburned fuel galing sa combustion, yung ini-inject ng injector sa combustion, yung fuel na hindi nasusunog, bumabalik uli sa intake. Kaya driven ito, controlled ito ng computers. Kaya yung mga fuel na nalalampasan na hindi nasusunog, babalik uli sa EGR, meron siyang EGR valve dito, tapos babalik uli sa intake para sunugin uli. Para mas maging ligtas yung lumalabas na emission galing sa tubo, sa tambucho na malinis siya. Kasi usually sa mga modelo sa sasakyan, karamihan ngayon, lahat may EGR na. Manual type or electronic type. Ayun, sabi nga, tanggalin natin to, isa. Tapos merong hose dito guys, vacuum hose ito eh. Yan, tanggalin natin itong vacuum hose. Merong vacuum hose yan. Ito. Ayan. Ayan, bali plies lang yan. Tanggal ang vacuum hose. Tapos, apat na bolt. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, ano yan? Bali, 14. Maluwang na yan, guys. Iluwang ko na. Bali, gumamit tayo na socket. Socket na 14 dyan. Ayan. Tapos, para matanggal natin yan, kakalasin na natin itong buo. Itong pipe nya, ito, itong pipe nya, meron siya dito, 12 naman, dito guys, 12, ayan, bali ito 12, ito gamit natin yan guys, yan, kita nyo yan, 12, yan, maluwang na yun, tapos kabilaan yan, meron, ito yung isa, tapos meron pa dito sa kanan, dito sa kabila. Naluwangan na yan. Naluwangan na yan. And then, kalasin na natin yon. Kalasin natin yung bolt, bali 12 doon sa ilalim. Ayun, kita nyo yung bakanting yung guys. Yan. Natanggal na. Ngayon, dito na tayo sa taas. Yan. Bali, apat yan, yan. Yan. Ito guys. Isa, dalawa, tapos tatlo, apat. Bali, ilalabas siyang buo. Ilalabas natin siyang buo. Bali, doon sa ilalim, connected sa exhaust yun.
yung hindi nasusunog na diesel, ibabalik niya uli sa intake. Yan ang trabaho niya ng EGR. Magbubukas lang siya kung kailan. Bali, computer na nagko-control dyan. Ayan. Ayan yung apat na bolt. Yes, ayan. Ayan, bali. Yan ang dalawa. Ayan. Tatanggalin na natin yung bolt. Isa na lang yung bolt. Ito na lang. Maluwang na. Merong ano yan, merong gasket yan, bali metal. Metal ang gasket nito. Yung plate nya. Ayan. Lalabas na ng buo yan. Isa na lang. So, nailabas na natin. Dahan-dahan na natin. Labas guys. Bali buo yan. Ayan. Nailabas na natin buo. Tignan natin. Ayan laman nya sa loob. Makarbon na siya. Ngayon, tatanggalin natin to. Isa, dalawa. Ito. Tanggalin natin to, guys. Para malinis natin. Tanggalin natin sa gato. Tamang ipit lang kung sasagad. Para hindi nasira yung plate. Ngayon, tanggalin na natin to. Maluwang nito, guys. Ayan. Ayan. Ganon din sa ilalim. Ayan. Para matanggal natin, makita natin yung carbon kung gaano ba karumi. Pero usually carbon lang naman yan eh. Yan, kinakalas na natin, ilinisin natin yan. Ayun. Yan. Ito yung itong pipe na ito, connected dito sa exhaust manifold. Sa exhaust ito. Sa exhaust. Sa tambutso nito, sa exhaust ito ngayon. Yung mga fuel na hindi na nasusunog, na lumalampas, dadaan babalik uli rito. At the same time, mag-o-open ito. Meron siyang valve dito guys eh. Taas ito eh. Babalik uli, papasok uli sa intake. Babalik ito pa intake manifold, susunugin uli. Bali, ang control by ECM, computer module. Bali, yan nagko-control. Ayan. Ayan. Ay guys, oh, marumi na. Puno na ng carbon. Marumi na siya. Titignan nyo. Marumi na siya. Ayan. Kukutkurin natin yan. Lilinisin natin. At the same time dito. Na natin, bali ang linis natin nasa 70% na. Bali kinudkod ko lang yan. Gamit na screwdriver. Screwdriver muna natin. Kudkod ganun lahat sya. Kasi guys, usually, pag nasisira ang EGR, magwa-warning sa dash yung check engine system diyan. Ang sira lang naman ito, isa. Pag hindi na ito nag-o-open. Stock close tapos stock open. Minsan yung iba naman sisindi yung check engine pero hindi naman sira ito. Ang nagkakaroon naman pag pumupuno na siya ng carbon dito. Dito guys, yan. Yan. Pag puno na ng carbon yan, yung EGR na yan. Yan. Pag punong-puno ng carbon yan, yan. Tapos pag nag-open yan, tapos pag nag-close uli yung EGR, tapos umabara. Babara, bali naka-stock open siya. Imbis na gusto pa na mag-close ng motor, hindi niya. Marami na ako na-encounter na gano'n sa gasoline and then sa diesel. Magpapalit uli sila agad ng GR, EGR. Kasi EGR mahal ito, nasa 10,000, 8,000 ito. Usually, ang nangyayari nun guys, puno ng carbon dito, stock open. Ayun. Pag na-stock stock open, natanggal mo na yung dumi, magko-close na. Kaya kailangan panatiliing malinis ito. At ganon din dito sa loob guys, yan. Ito yan. Pumupuno na ng carbon dyan eh. Kaya yung motor, yung pinaka valve nya, yan, yung pinaka shafting nyan ganon. Ganon lang naman trabaho nyan eh. Parang barbula ba? Bali naka-close, open, close, open. Halimbawa, magko-close sya tapos bumabara. Magsisindi yung check engine. Hindi na maayos ang andar. Parang nagpa-fuel na, ganon. Less power.
Kaya usually nami-maintain din ito sa cleaning. Every 3 years ito. Bali nung nilinis ko ito, 3 years ago na. Akala niya, hinusgahan na siya ng, sa ibang shop na palitin na daw yung EGA. Sabi ko, hindi, check muna natin. Ayun pala. Puno ng carbon. Bali, stock open siya, naka MIL. Kasi hindi check engine. Linis lang. Sabi ko, operational pa naman eh. Pag talaga wala nang operational, kahit ano, hindi na mag-open, mag-close yan. Ito yung pinaka-motor niya. Ito yung pinaka-solenoid niya. Ayan. Linis na tayo. Tapos hangina na lang natin. Dito sa kabila. Then sasabayan pa natin ng dito guys ng brake cleaner. Final cleaning natin dito. Ayun oh. Linis na sa loob. Brake cleaner. Itry natin 'to brake cleaner. Carb cleaner or brake cleaner? Yan, malinis na siya guys. Rock and roll na naman ito. Gamit tayo yung brake cleaner guys. Ito kahit hindi na, malinis na rin yun eh. Carbon lang eh, yun ang importante. Bali galing ng Tambuchito, exhaust manifold, babalik uli dito sa intake. Ang magkocontrol naman yung EGR motor. Ito yung importante guys, linisin dito sa loob, at saka dito. Kasi pag kumalso yung carbon dyan, nag-open yan, sisindi yung check engine. Guys, linis na ito, tapos punasan na lang natin. Ito yung finish product natin guys. Malinis na sa loob. Ayan. Ayan din. Malinis na yan. Bali, ilalagay na natin itong tubong ito. Itong pipe. Malinis na yan. Assemble na natin. Bali, ilagay na natin itong gasket na itong metal gasket na. Ngayon, bali, ang paraan ko dito. Patakan nyo ng Evo Ban dito guys, dyan isa, dalawa, tatlo, paggamit to Evo Ban kasi pag ito nilagay nyo dun, mahirapan kayo malalaglag. Patakan nyo lang yan dyan, ganun ang ginagawa ko. Patakan nyo lang dyan, isa, dalawa, tatlo, apat, gatuldok lang. Tapos ganun din dito, ayan, ito yung plate nya, pinaka gasket nya, metal gasket nya. Yan, patakan nyo lang dito, isa, dalawa, ganun. Kasi para hindi malaglag, ayan. Dahil ngayon, kasi kung hindi mo gagawin yan, mahirapan ka mag-sentro. Kaya lagyan mo ng gasket maker, shellac. Pero para mas madikit sa akin, Evo Ban. Yan ang ginagamit ko yan. Kasi hirap eh. Yes. Sigurado, ma-sentro na natin yung tornilyo. May papasok na natin. Ayan. So yun ha. Ngayon, pwede ko na ilagay yan doon. EGR guys. Hindi naman tayo nahirapan. Ito, nilagay na natin yung automobile. Yan, hikita na lang natin yan. Lagay na yung apat na bolt.
Tapos yung doon sa ilalim, nilagay na rin. Ayun, kita niyo guys, ayan. Ayan, yung pinaka-bolt niya doon. Ayan, yung 12. Mag-umpisa na tayo mag-higpit. Ilapit na natin yung EGR. Higpitan na natin, tapos pagka-higpit, ilagay na itong hose, itong vacuum hose, tapos itong socket. Good na. Ayan, bali, nahigpitan na natin yung apat na bolt dito sa EGR bulb niya, plus yung sa exhaust. Yung connected sa ilalim, nahigpit na yon. Ngayon, ilagay na natin yung hose. Ilagay na natin itong hose, guys. Ayan. Alright. Then yung clamp. Oh. Right. Clamp. Then lagay na natin yung terminal. Itong pinakasakit na guys. Yeah. Okay. Good to go. So, hanggang dito na lang video natin guys. Sana may natutunan kayo. Then may ginagawa pa ako rito. Bali, nagpalit ako ng abangan yung video nito guys. Palit ako ng timing belt, seal, crank seal, cam seal, balancer seal. Bali, set of seal yan, apat. Timing belt, balancer belt, saka timing belt, plus pan belt. Abangan nyo na lang yung video natin guys. So, sana may natutunan kayo sa mga future and junior mechanic kung paano maglinis ng EGR valve. Kahit sa mga DIYers, kaya naman yan, simple lang naman. Basta meron kong right tool na gagamitin dyan. Basta alam nyo lang yung ginagawa nyo. Ito, ginawa ko ito, hindi ako nagtanggal ng battery. Pero sa mga nag-umpisa, pwede nyo tanggalin yung battery para mas maluwang yung access. So, hanggang dito na lang guys. Isuwing DIY shop. See you na lang sa next video natin. Success! Bye-bye!